sa ngayon, as mentioned kanina. So pinagsama ko na siya into this four presentation, 30 minutes hopefully. Who benefits from four P's? When we were thinking about this study, inisip lang namin, during that time, kakalabas ng discussion paper on the impacts of four P's by Dr. Urbeta, paano po ba natin kukulitin yung data na nag-gather nila? Ano pa mong kwento yung pwede natin kunin from that information that they gathered from the field? So, ang kinalabasan nun, these two studies, and I just want to thank my co-authors dito sa dalawang paper na to, si Kian, saka si Cam, for one paper, and then Danica, Alexandra, and She for the other. Essentially, yung dalawang studies na to, kasummarize ko siya into 12 observations that I hope people would poke people's minds and think more about the program and how we implement this. So, ang main message ko for this day is that program impacts vary across contexts. So, pag naglabas tayo ng estimate na ito yung impact ng 4Ps, yun yung average. So, on an average 4Ps per recipient, ito yung ganansyan nila. Pero, if you try to dig deeper, posibleng iba-iba yung impact na nakukuha ng iba't ibang klaseng tao in different settings. Yun yung gusto kong message na nai-impart sa inyo today. At kung imbibe nyo yun, I guess I have made a good good presentation today. So ito na-cover na to ni Dr. Urbeta kanina. Why 4Ps? 4Ps was created back in 2007 and eventually it became a law to break the intergenerational cycle of poverty by encouraging poor households to invest in health and education of children. So, mahirap na pamilya, hindi sila makapag-invest sa education, sa health ng mga bata. So, itong mga batang to, pagtanda nila, mababa yung human capital nila, maliit yung kanilang productivity, maliit yung sweldo nila, and eventually, mas mataas yung unemployment, mababang kita, and this leads to a cycle of poverty. Yung 4Ps, pumapasok siya to encourage households to invest on their children in education, in health, so that eventually these children would have mas mataas yung kanilang human capital, makakuha sila ng mas maayos sa trabaho, mas mataas na kita, at makaalis sila doon sa cycle of poverty na yun. Ito yung theory of change ng ating 4Ps. So, investments in health education, merong monthly family development sessions, and hopefully this would increase utilization of healthcare services, increase yung school participation, improve yung parenting knowledge ng mga magulang, mga batang ito. And eventually, ang idea is that when we have these activities ng mga households, this will lead to better health ng mga bata, higher educational attainment, improved parenting practices. And eventually, longer-term outcome, higher productivity ng mga bata, mas mataas na kita para sa susunod na generation. And this would break the cycle of poverty. And over the course of the 4Ps since 2007, marami ng impact evaluation studies. So, yung una is a randomized control trial back in 2011 yung data collection. The second wave is a regression discontinuity design back in 2013. Yung latest is also an RDD study back in 2017-2018 yung data collection. And actually, we are collecting new information para naman sa fourth wave. And hopefully, it will come out this year or next year. Ang general findings ng mga evaluation to, ng mga previous evaluations, is that for the most part, yung program has achieved yung short-term and medium-term outcomes in terms of education and health ng mga beneficiaries. So across the three waves, merong mga consistent na mga results. One is that on attendance to prenatal visits, mas mataas yung pagkakaroon ng prenatal care, for at least four prenatal care visits ng mga nanay. There is positive impact on investment in education. There's increased uptake of child health services. So, nag-increase yung deworming, incidence ng deworming, weight monitoring, vitamin A supplementation. Although, wala tayong nakitang impact on child immunization for all these three waves. And, neglect ko siya kasi babalikan ko siya later when we looked at the results of our studies.
And then nakita rin dito na there's a positive impact on education outcomes. So higher enrollment sa high school age children, mas weaker yung impact sa weaker pero meron pa rin impact on elementary school age children in IE2 and IE3, pero mas mataas yung participation rates for this age group. Pero dun sa tatlong waves na yon, meron ding mga paiba-iba yung resulta. So, conflicting yung results. So, for instance, yung attendance to postnatal visits, nung wave 1, nung ano pa lang siya, maliit pa lang yung 4Ps, nag-increase yung postnatal visits, tsaka yung attendance. Pero nung more recent na results, lower na yung proportion na nag-visit postnatal. So, there's also lower employment among program beneficiaries. Is observed in IE3. Ang gusto sana natin na mas mataas yung employment ng mga 4Ps, pero what we found, what Dr. Beta found in Wave 3 was that yung beneficiaries actually have lower likelihood of being employed. There's also mixed results on child anthropometric indicator. So, nung Wave 1 RCT, there's a significant decrease in stunting prevalence dun sa mga bata. Pero nung Wave 3, it suggests na parang nagtaas ng konti yung ano, yung stunting prevalence. In terms of child labor duration, yung Wave 2, ang results, there's a reduction in duration of child labor. Pero nung Wave 3 na, there's no observed reduction in duration of child labor. Parang pareho lang sila, yung mga hindi nakatanggap ng 4Ps. Tapos nakita rin from the Wave 3 study that there's 9 in 10 children engaged in child labor while they are enrolled in school. So ito yung mga results na medyo conflicting. So itong study namin, hindi ganun yung gagawin. We're looking at impact, yes. Pero we try to take one step back and try to think about itong mga impacts na to. Dalawa lang yung questions na gusto namin sagutin. Una, who are the 4Ps beneficiaries? Pag sinabi natin yung 4Ps beneficiaries, sino sila? Alam natin na yung 4Ps beneficiaries mahihirap. Pero pag sinabi mahihirap, ano yun? Ano ibig sabihin ng mahihirap? Nakaka-access pa sila lang sa school, sa facilities, saan sila nakatira, ano klase mga tao ba sila? Pangalawang naming tanong, in what context do program recipient benefit from the program? Kailan ba mas malaki yung impact ng 4Ps? Saan siya nag-work, saan siya hindi nag-work? Ano yung kaya niyang sagutin? Ano yung hindi niya kayang sagutin? Ano yung kaya niyang mga i-bridge ng mga problema? So, ganun lang kasimple yung mga gusto naming tanong. Tapos spread over 2 papers and we will summarize it into 12 points. Yung data na ginamit namin dito is the same data that was used by Dr. Herbeta in the Wave 3 study, Wave 3 Impact Evaluation Study. So lumibot po yung team. Nagtanong-tanong sa mga households, 4Ps and non-4Ps, nakahanap sila ng 6,775 na mga households na kausapin para tanungin tungkol sa buhay nila, kita nila, trabaho, edukasyon ng mga bata. Yung mga household na to, pinili sila, depends kung gaano sila kalayo doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahanan 1. So kung mas malapit ka doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahanan 1, mas malaki yung chance mo na mapasama dito sa sample ng households na kinausap for the 4Ps third wave impact evaluation. So yung sinama dun sa data na yon, dun sa survey na yon, ay yung mga 4Ps beneficiaries na naisama from 2008 to 2014. Yung survey was implemented between 2017 and 2018, so towards the end of the year, early of the year. So during that time, dapat yung mga bata nasa school, di ba? Tapos, what we found when we were looking at the data is that yung mga nasa kaliwa at kanan ng poverty threshold, maliban sa siyempre mag-iba yung kita nila, yung per capita income nila, pero in terms of characteristics ng household, access to facilities, distance to roads, mga ganyan, balansi naman sila. So parang ang idea, kung nasa kaliwa o kanan ka ng poverty threshold, dun sa maliit na band ng mga house, ng per capita income na napuntahan ng mga surveyors natin, para siyang ano, para siyang experiment kumbaga. So estimation. So dalawang papel to, dalawang techniques yung ginamit namin. Una, we want to estimate yung moderation effects. Ang idea nito, ang gusto namin malaman dito,
yung four-piece ba, na-influensyahan ba niya yung level, direction, o kung meron ba relationship yung dalawang variables, for example, distance to school, tsaka school attendance. Pag sinabi mo ba yung four-piece, mag-iiba yung relasyon ng distance to school, tsaka school attendance. So, essentially, same techniques na ginamit ni Dr. Arbeta in his study. Please look into that study. One of the issues dito sa study nito is a local average treatment effect. Doon lang kami pwedeng magkwentuhan doon sa maliit na band na yon nung per capita income na yon. Okay? Ang pwede na pag-usapan dito ay yung mga tao na nakakuha ng four-piece kasi mas mababa siya ng konti yung kanyang per capita income doon sa poverty threshold nung ginawa yung listahan N1. So yun yung isang papel. Yung isang pang papel looks at marginal treatment effects naman. Ang tanong dito, does four-piece impact vary by compliance type? So if you think about yung four-piece and other programs for that matter, posibleng magkakaibang type yung mga household na sumasali doon sa mga programang ito. Okay? So meron tayong tinatawag na compliers. Ito yung mga household o mga tao na kukuha lang ng four-piece, kung four-piece yung ating programa, dahil laging eligible sila. Okay? So sabi natin, poverty threshold yung eligibility natin, mas mababa ka sa poverty threshold, mahirap ka, eligible ka for four-piece, dahil inoferan ka ng four-piece, tinanggap mo. O kung hindi man, hindi ka eligible kasi mas mataas yung per capita income mo sa poverty threshold, so hindi ka magpo-4Ps. So yun yung mga compliers natin. Pero meron yung mga tao na tinatawag natin na always treated. Ito yung mga tao na offeran mo man o hindi ng 4Ps, gagawa sila ng paraan para magkaroon ng 4Ps. Okay. And possibly kasi na for many reasons. Una, kasi model yung ating PMT, yung proxy means test natin. So, posibleng mali yung kumbaga pag inestimate doon sa model, medyo mayaman siya ng konti sa poverty threshold versus tuwang buhay, hindi pala. So, pwede siya magpa-reassess. So, ito yung mga taong yun. Itong mga taong to na always treated, o pwede mo siyang isang isipin na kaya ko gustong mag-4Ps kasi there's a benefit for me. May benefit para sa anak ko. Kaya ipupush ko talaga na magpo-4Ps ako. Meron ding tinatawag na never treated ng mga households. Ito yung kahit offeran mo, hindi ko kailangan ng 4-piece. Ganyan. So, ito mga taong to, posible na hindi mo talaga kailangan ng 4-piece. Ganun din ang idea na posibleng sa model, mahirap ako, pero sa totoo, sa feeling ko, hindi naman ako mahirap. Hindi ko kailangan itong 4-piece na ito. Kaya ko na sa sarili ko, ibigay nyo na lang sa iba. Pwedeng ganun. So, meron mga ganung klaseng tao. And ang ginagawa ng marginal treatment effects, ini-estimate niya yung impact para sa tatlong klase ng tao na yun. And you would think na yung mga always treated, sila dapat yung pinakamalaki yung impact. Di ba? Kasi kailangan nila yun sa feeling nila, na-assess nila sa sarili nila, kailangan ko na itong four-piece, kaya ako sasama. Okay. So, medyo technical yung mga discussions nito. If you want to read more on these topics, kindly see our papers. Meron kami mga magandang mga references doon. So, but at the core of these techniques is yung idea na meron tayong per capita income. Pwede mong i-sort doon yung mga household. Meron tayong poverty threshold. So pag nasa baba ka doon, yung per capita income mo, nasa baba nung poverty threshold, eligible ka sa 4Ps. Pag mas mataas ka, hindi ka masyadong eligible. And for that close bound for ano ba? Doon sa mga households, medyo magkakalapit naman yung per capita income nila sa ibang households. It's just a matter of chance. Para kang toss coin na nahulog ka sa kaliwa o kanan ng poverty threshold. So para siyang experiment. And that's what we found. Na para naman talagang balanse yung characteristics nung nasa left and right for this small band of per capita income around the poverty threshold. So para siyang experiment talaga. So, ito yung papatagalin. At yung una namin tagutan ng who are the 4Ps beneficiaries? Una observation namin, 4Ps beneficiaries typically live farther away from education and health facilities. So, tinignan namin yung census. On average, yung mga tao ba, malapit ba sila sa elementary school, high school, health centers, hospitals?
Tapos tinignan naman namin yung 4Ps. Malapit ba sila sa mga schools, sa mga hospitals? And what we found was that in terms of elementary school, mukhang magkamukha naman yung mga general population at yung mga 4Ps households. Magkasing lapit lang sila sa mga elementary school. Eh, kasi yung elementary school naman natin is ubiquitous. Halos lahat ng barangay meron tayo elementary school, kung hindi lahat, di ba? Pero in terms of high school, medyo malayo sila. 40% ng mga 4Ps households live at least 2 kilometers away from a high school. Compared sa around 30% sa general population. Health centers, mas malayo din sila. 10% yung more than 2 kilometers away from the barangay kumpara sa 6% general population. Hospitals, 80% ng mga 4Ps households live more than 2 kilometers away from hospitals. Compared with general population, about two-thirds lang. So malayo sila sa mga public health and education facilities. Observation number two, they do not only reside farther away from education facilities, but their children also likely attend poorer quality schools. So malayo na sila, parang hindi pa masyado kagandahan kumpara sa ibang mga schools yung mga pinapasukan nila. So here, pinapakita namin two proxies for school quality. Una, student-teacher ratio. Pangalawa, presence of master teacher. So pag student-teacher ratio, ibig sabihin yan, mas maraming tinuturuan yung teacher. Yung ring idea. Pag mas maraming bata kada teacher. Presence of master teacher, kasi ito yung ano, eh, parang iniisip mo yung mga teachers, di ba? Merong progression yan. Pag master teacher, ibang level ka. Ganyan. So kung may master teacher sa school mo, ibang level yung school mo. We controlled, tinanggalin namin yung effect ng size ng school, poverty ng munisipyo, and so on. So, ito ay ano ba yung contribution lang ng having mas maraming 4Ps beneficiary ng mga students. So, as you can see, habang dumadami yung proportion ng 4Ps beneficiaries dun sa school, more likely na mas mataas yung student-teacher ratio on average. Ganun din, habang dumadami yung 4Ps beneficiaries sa mga bata doon sa mga estudyante, lumilit din yung chance na merong master teacher. So, for us, this seems to suggest na parang poorer quality lang po yung mga schools kung nasa yung mga 4Ps mga bata. Observation number three, while many health facilities provide affirmative services, particularly for 4Ps, resources are often limited. So meron akong dalawang table dito. Yung sa taas, affirmative action towards 4Ps. So meron ba silang compliance monitoring, meron ba silang separate record for 4Ps, meron ba silang additional services? Kasi dun sa aming data, tinignan namin, meron ba silang special desk or window for 4Ps beneficiaries? Meron ba silang separate schedule? Mas mahabang opisina? Mas maraming tao? Mas maraming supply na medicine box equipment? Bumibisita ba sila dun sa mga households to check on the beneficiaries? So, 77% of the facilities na binisita namin, meron at least isa dun sa additional services na yun for 4Ps, at 6% naman yung lahat yun meron. So, meron tayong additional, usually yung mga health facilities, meron silang additional na activities or services for 4Ps. But if you look at yung kanilang mga services, yung health resources na meron sila, dito nakalista yung mga sinabi nila, sufficient naman or very sufficient yung health resources nila. So yung kumbaytaran niyan, insufficient or not very insufficient. So medical equipment, around 50% lang yung nagsabi na sufficient or very sufficient. So yung kabila, insufficient or very insufficient. Yun yung medical supplies, medicines, vaccines, doctors, nurses, midwives, barangay nutrition scholars, barangay health workers. So, even if there's additional services for 4Ps, marami dito sa mga facilities na to ay very insufficient na mga health resources. So, observation number four, low education households are likely to select early into 4Ps. They are always takers. Di ba kanina pinag-usapan natin yung compliance type ng mga households. Meron tayong compliers, always takers, never takers. Always takers sila yung unang nag-select into the program kasi ang idea
may benefit sa kanila, malaki yung benefit sa kanila, net benefit ng program, kaya sila nag-select into the program. At ito na nga, yung mga nag-select into the program are likely to have low education parents. So kung tinignan nyo to, meron tayong never treated, untreated compliers, treated compliers, always treated. Yung always treated, 5% lang yung mga tatay sa mga household na to umabot ng college. 10% lang ng mga nanay yung umabot ng college. Kumpara mo siya doon sa never treated, na nasa 30% yung nag-college sa nanay, nasa 20% yung nag-college na tatay. So yung mga always treated, yung mga nauna sa pila na gusto mag-4Ps, palaging nasa 4Ps, ito yung mga low-educated, may mga low-educated parents. Observation number 5, monitored children are likely direct progenies of household head. They are slightly older relative to their siblings. Their sex appear to not matter in monitoring selection. Kanina yung pinag-uusapan natin, 4Ps against non-4Ps, treated, untreated. Kanina yung pinag-uusapan naman natin, within the 4Ps households, sino yung ine-elect ng household para maging monitor, ma-monitor para dun sa 4Ps at para mabigyan sila ng conditional cash grant, but sino yung hindi na ma-monitor? Okay? So, nasa loob na tayo ng 4Ps household. So, kung tingnan nyo, kinukumpara lang dito yung mga treated, tsaka always treated, treated compliers, tsaka always treated compliers. So, yung offspring ng head mismo, anak mismo nung head ng household. So nasa 90%, 89%, 70% kumpara doon sa untreated na 60%, 80% lang yung anak ng mismo ng head. In terms of birth order, mas nauuna silang ipinanganak. So on average, kung i-order natin, rank order yung mga bata, unang pinanganak 1, pangalawang pinanganak 2, so, mas nauna sila kumpara dun sa mga kapatid nila. Mas matanda na sila ng slight, pero hindi naman ganun kalayo on average. Yung kung babae ka man o hindi, babae o lalaki yung anak mo, wala kang masyadong kinalaman kung ikaw ang pipili na ipamonitor o hindi. So, observation number 6. 4Ps households may not be strategic when selecting children for monitoring. So, related to dun sa observation number 5. Tignan namin, ano ba yung mga rule na ginagamit ng mga household to select children into monitoring? And sa isip namin, at least meron tatlong rules, di ba? Una, there's rule order. Prior to 2014, ang sabi ng program ng 4Ps, i-prioritize natin yung mga batang age 6 to 14. Sila yung una nating ipapamonitor. Tapos, pag wala na, na 6 to 14, yung mas bata naman. So, tignan namin, after 2014, tinanggal na yon kasi open election na ng mga bata, ng mga magulang na kahit sino sa mga anak ko, ililista ko. Walang prioritization ng edad. Akong bahala. So, sinunod ba nila yung rule order na yun na priority yung 6 to 14 during the time of their enrollment sa 4Ps? Pangalawa is birth order. Pa-prioritize ko yung mas matandang bata, yung una ko o pinanganak. So, for example, dalawa lang yung anak ko, malamang yun na yung aking ipapalista sa 4Ps kasi dalawa lang naman yung anak ko. Yung pangatlo, di susunod na yun. May pang-apat pa, di hindi siya kasama. And sa literature naman, ang sinasabi, usually yung mga yung firstborn, sila yung on average mas mataas yung cognitive skills, mas matalino daw sila. So, pwede posible rin siyang proxy na gano'n na pinili ko yung pinakamatalino kong mga matalino, pinakamagaling kong anak. So, siya yung aming alay, kumbaga. So, yon. Una, birth order. Pangatlo, payout order. Kung ako ay isang enterprising na magulang, pwede yung isipin, itong batang ito, pwede ko siyang ipaso sa 4Ps. Kung ngayon sa rules ngayon, 7 years, bibilangin ko, ito ganito kahaba yung taon na pwede siyang kasama ng 4Ps at pwede kong bilangin magkano yung posible kong makuha pag siya yung pinadala ko. So kung ganun yun, pipiliin mo, meron kang anak na nasa grade 6, yun yung pipiliin mo kasi medyo matatamaan niya yung pang high school na grant, medyo mas malaki ng konti yun, di ba? So yun ang pipiliin mo. So tatlong rules. Pero mga rules yung ginagamit ng households. It appears na although significant naman yung correlation ng mga rules na to, para hindi siya
hindi ganun ka strong yung correlation na yun. So especially yung payout order. So in our minds, hindi masyado enterprising yung mga four-piece household na hindi sila na nagsiselect ng bata for monitoring para kumita ng pera from these four-piece. Diba? Kasi kung gusto ko na kumita ng pera, kukunin ko yung mga bata yung pinaka malalaki yung ganansya makukuha ko. So ayun. So ganun yung idea. Pero for us researchers, ang ibig sabihin naman nito, ibig sabihin hindi ko pwedeng gamitin itong mga rules na to para ma-estimate ano yung impact ng monitoring status ng mga bata. Kung impact nun sa outcomes. So, ibang techniques na kailangan namin gamitin. So, yun yung paano namin tinease out. Ano, sino ba yung mga four piece? Ano yung mga characteristics nila? Punta naman tayo sa under what context do these program recipients benefit from the program? So, ano naman, talambuhay naman nila ito. So, observation number 7. Living farther away from school correlates with lower school attendance but not enrollment. Four piece appear to not modify this association. In the literature, alam naman natin na kung mas malayo ka sa school, mas malaki yung chance mo na hindi ka pumasok, hindi mo matapos yung school. Recently, nasa Sarandani kami, ganun din yung kwento ng teacher, na kaya sila gumawa ng IP school kasi masyado daw malayo para sa mga ibang mga kapatid natin sa na IP yung school na meron sila dati. Kaya gumawa sila ng IP school mas malapit. So tumaas daw yung completion dun sa area na yun. Ganun din yung kwento na itong nakita namin. Na pag mas malayo ka sa school, less yung chance na mag-attend ka ng school, na pumasok ka sa klase, na ma-reach mo yung 85% na school attendance in the past month. That's true for elementary, junior high school, senior high school. Medyo malaki yung estimate natin. So for every 1% increase sa distance, nasa 5-8% yung reduction ng probability na ikaw ay mag-attend ng school consistently. Yung Z equals 0, yan yung mga non-beneficiary. Yung Z equals 1, yan yung mga beneficiary. Kung mapagpapansin nyo, halos pareho lang sila. So, in this sense, supplies, demand side intervention yung ating four-piece, hindi niya nabibridge yung supply side na limitations na malayo yung bata sa school. Pareho lang yung correlation ng pagiging malayo sa school. Regardless kung four-piece ka o non-four-piece ka, mas maliit yung chance mo na pumasok ng school pag malayo ka. Pangalawa, observation number 8. Distance and resources for health are negatively correlated with having child immunization. Four P's may mitigate and even nullify the negative effects of such poor supply conditions. Ito medyo, ito good news ito. So we know also from the literature, so na resulta na pag malayo ka sa health facility, di mas malaki, mas maliit yung chance mo na mag-access sa mga services, parang ganun sa education. Pag wala kang human resource for health, insufficient yung supply mo ng vaccine. Ayan. So, ito na lang talaga ma-access, di ba? Kung wala kang, walang tuturok sa'yo, walang mag-vaccinate sa'yo, walang vaccine, di ba? So, kagandahan, yung four-piece, kanina, di ba, ang sabi natin, from the impact evaluation study, walang impact sa immunization. But it turns out, if you try to tease out yung context nito, kayang i-bridge ng four-piece yung mga limitation sa supply. For example, tignan nyo yung distance to health facility. Pag ikaw ay non-four-piece, negative yung correlation sa pagkakaroon mo ng basic immunization. Pero pag nag-four-piece ka na, parang malapit ka lang doon sa health facility. Ganun din yung insufficient HHR supply. Pag insufficient yung human resource for health mo in that facility na malapit sa iyo, less chance yung bata na magkaroon ng basic immunization pag hindi ka four-piece. Pero pag four-piece ka, parang walang insufficient supply ng human resource for health. Dito, hindi nakita yung sa insufficient vaccine supply for basic immunization. Meron pa kami isang graph dun sa papel. Ang pinapakita naman, age-appropriate immunization. Ibig sabihin, yung basic immunization, ibig sabihin natulungan ng bata lahat ng required sa ating policy. Pero pag sinabing age-appropriate, natulungan siya lahat nun sa tamang panahon. So, dapat ano siya, nakaschedule. Doon naman sa graph na yun, pinapakita nun, pag insufficient yung vaccine supply, mas maliit yung chance na yung bata na non-four-piece ay magkaroon ng age-appropriate immunization
Pero pag ikaw ay four-piece, parang walang ganong problema dun sa health facility kung nasaan ka. So in this sense, nabibridge ng four-piece yung mga limitation sa supply side. Demand side yung four-piece, pero kaya na i-bridge yung supply side the limitations. Observation number nine, affirmative action towards four-piece crowds in healthcare demand and not crowd out non-four-piece beneficiaries. One problem with affirmative action is that it may crowd out other people. So ibig sabihin na ito, kasi meron akong additional na services para sa four-piece, yung mga non-four-piece, hindi sila makaka-access kasi yung focus ko, yung resources ko, nandun sa four-piece. Okay? Pero pag tinignan natin yung data, hindi ganun. Ang sinasabi ng data natin, it turns out na yung pagkakaroon ng additional service for four-piece is actually beneficial for other people in the community. Dito, titignan nyo, yung mga non-four-piece, pag mayroong additional services doon sa lugar nila, mas mataas yung chance ng mga bata na magkaroon ng basic immunization. So, it's not only good for four-piece household, four-piece children, but also for the bigger community. Observation number 10, four-piece induce higher propensity of attending school among monitored children, especially older children and boys. Ito, kanina nakafocus tayo sa four-piece, non-four-piece. Ito naman, monitored children tayo. Nasa loob na tayo ng four-piece, yung bata ba monitored o non-monitored. And this is nothing new na na-document na sila nito ni Dr. Urbeta and other people using different techniques, similar techniques pero slightly different. So, habang tumatanda yung bata, mas malaki yung chance niya na mas malaki yung impact dun sa batang yun. May impact in terms of school attendance. Pag sinabi kong index children, ito yung mga bata monitored, kaya siya indexed. Okay? So, may impact siya sa complier, may impact siya sa never treated, wala siya impact sa always treated. Pabalikan ko yun mamaya. There appears to be limited impact to among children, mas bata, tsaka girls. Likely kasi itong mga bata, mas mataas na yung kanilang school attendance compared to sa mas matatanda sa high school, junior tsaka senior high school. So malamang mas malaki yung impact doon kasi doon tayo medyo mababa in terms of yung baseline natin na school attendance. Observation number 11. When we look at data, it appears that there is perverse impact on school attendance of non-monitored children. So mga hindi non-index children to, and it gets worse with age, is more severe for boys, and appears universal across household compliance types. Again, hindi na to bago na usapan, na-raise na rin siya in previous discussions, pero siguro mamaya papakita ko saan yung bago namin. Pero here, you can see, ito yung parang probability na yung bata of a certain age is attending school. So, meron tayong non-four-piece children, yun yung itim. Meron tayong index children, yung mga monitored. Okay? So, pag kinuha mo yung difference na yan, na itong non-four-piece at index children, yan yung, if you think about it, parang siyang impact ng four-piece. So kanina sabi natin, walang impact doon sa mga bata kasi halos magkapatong sila. Sa mas matatanda, mas malaki yung difference ng dalawa na linya. So yun yung dyan lang gagaling yung impact. Pero tignan nyo yung non-index children. Mas mababa siya simula pa lang. Slight lang, medyo pareho pa din. Pero once that child, umabot siya ng high school, around 12, 11, ayan, nagsimula na siya bumagsak. At malaki yung bagsak niya kumpara dun sa non-four-piece children. So, pwede nyong isipin na ito yung impact ng four-piece dun sa mga batang hindi na monitor, minonitor para sa program. Ang bago dun sa analysis namin, tinignan namin ano ba yung impact niya sa never-treated na household, complier na household, always-treated na household, and across all these household types, negative yung impact niya pag hindi na monitor yung bata for four-piece. So, yung kapatid niya na kasama na na-monitor ay may ganaan siya sa kanya, pero yung kapatid na hindi na-monitor, negative tayo. Ito na yung aking last observation, yung aming observation. Observation number 12, children from households that always select into four-piece, yung mga always takers natin, are not necessarily better off from participating in the program, while children from households that always select out of the program, yung mga never takers, are likely to benefit greatly from participation otherwise.
So ang idea niya to, kaya nga nag-participate yung mga always treated. Kaya sila nauna sa pila. Kasi sa tingin nila, may benefit para sa kanila. Yung mga never treated, hindi sila sumama kasi parang hindi naman masyadong beneficial sa kanila. Bigay na lang sa iba. It turns out, dun sa aming estimate, hindi masyadong, walang ganong impact. Wala, yung expectation natin na sana mas malaki yung impact sa always treated, wala dun. Yung mga never treated na hindi sumama sa program, apparently, pag sumama sila, may malaking impact para sa kanila. Ang tanong bakit? Diba? So, babalik lang ako sa main message ko na program impacts vary across contexts and very important to look into these contexts. Na baka sa average, walang impact, tinignan natin yung kabuuan, walang impact, pero pag tinignan natin, himay-himayin natin yung mga different contexts, kung nasa yun itong mga four-piece households na ito, baka sa mga resource poor settings, actually, yung four-piece na demand side intervention is able to bridge that supply side limitations. So, baka mas effective siya doon sa mga poor communities kung nasan sila. And with this, I want to end with four key takeaways na gusto ko sana pag-isipan natin lahat, hindi lang kami, pati kayo, when we think about the four P's. So, yung una naming takeaway is that four P's may modify, attenuate, and even nullify the perverse impacts of supply side limitations. And for us, this speaks of the need for four P's and its continuity. Na sana meron pa rin four P's kasi it's able to bridge yung mga limitations na yun na kailangan pa natin i-address. But even if we have this four P's, dapat natin i-address yung mga limitations na yun. Kasi hindi naman lahat ng tao sa community four P's. So meron din mga non-four P's na hindi nagbe-benefit dito. So kailangan din nila na improve sa supply side conditions. It's my first. Second is affirmative action towards action targeted towards four P's crowd in demand, at least for healthcare. One worry with these additional services for four P's is that it excludes other people na hindi sila nakaka-access. But it turns out, based dun sa pagtatansya namin sa data, this is actually good for the community. Hindi lang 4Ps na nakikinabang if there's additional services for 4Ps beneficiaries. Yung mga additional services na ito, nakikinabang yung mas malaking community, kahit mga hindi 4Ps. Yung pangatlo, households who select into the program are not necessarily winners. Those who select out could be winners. So ito yung aking observation number 12. And we need to understand why. Bakit yung mga households na sana nakinabang ng malaki doon sa program, kasi kaya nga sila pumili doon sa 4Ps, kasi feeling nila mayroong benefit sa kanila. Bakit wala masyadong benefit sa kanila? At yung mga hindi pumila, ayaw nila ng 4Ps, mayroon palang benefit sa kanila. Bakit hindi sila sumali sa 4Ps? And finally, non-monitored 4Ps children are worse off, at least in school attendance. And this speaks about how should we go about issues like this? Kasi it violates the cardinal rule of when you have interventions. First, do no harm. Meron tayong, well, dalawa yung, apat yung ating mga cardinal rules. Dalawa doon, una, do good. Diba? Dapat may benefit itong program na to. Yun yung una kong takeaway. Pero dapat, hindi rin siya nakakasama sa ibang tao. It turns out, dun sa aming study, and this is echoed in other studies, nakakasama siya dun sa mga kapatid ng mga hindi binomonitor. So what should we do about them? And I think this speaks about the need to explore how do we deliver these benefits, these programs without harming others. So siguro ito yung mga gusto kong pag-isipan natin when we move forward. Baon-baon natin itong mga observations.